Humarap sa kalbaryo ang mga mamamayang Pilipino na pumapasok at umuwi mula sa kani-kanilang trabaho. Sa mga lumipas na araw ng pagpapatupad ng ECQ sa NCR Plus Babola dahil sa kakulangan ng pampublikong transportasyon at kalituhan sa guidelines ng checkpoint areas. Sa ilang mga video at larawan sa social media, makikita ang hirap ng mga commuter na makasakaya. Paliwanag ni DOTR Assistant Secretary Attorney Mark Steven Pastor, hindi binawasan ang supply ng mga pampublikong sasakyan kahit nasa ilalim ng ECQ, bagus ay pinaigting lamang ang implementasyon ng maximum capacity na 50%. Ang hirap sa pagsakay ay dahil sa paghihigpit sa mga checkpoint areas sa mga public transport na dapat ay mga apor lamang ang sakaya. Nagkaroon din ng kalituhan sa mga operator dahil marami rin umanong driver ang hindi pumasada dahil naguluhan na sa guidelines ng ECQ at di pagbiyahe ngayong Semana Santa. Dahil dito, iminungkahi ni DILG Undersecretary Martin Dinio na magandang mag-issue na lamang ng quarantine pass sa mga pumapasok sa trabaho. Kung may quarantine pass kasi aniya ang mga taong papasok sa trabaho, ay hindi na magtatagal ang mga ito sa checkpoint sapagkat iaabot o ipapakita na lamang ang nasabing pass sa mga otoridad. Mag-issue na naman kayo ng quarantine pass para hindi na mahirapan yung mga pagdating ng checkpoint. Pakikita lang yung mga in-issue ninyo para tuloy-tuloy. Paliwanag pa ni Dinio, nagdulot rin ng kalituhan sa publiko ang Unified Curfew Hours sa muling pagpapatupad ng ECQ dahil sa oras nito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ay ginawa itong mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Maigi raw mag-umpisa na sa mga barangay ang salaan upang matukoy kung ang mga lumabas sa kanilang mga tahanan ay may magandang dahilan at mabawasan na ang pila pagdating sa mga checkpoints. Panawagan ko naman dito sa ating mga barangay, diyan pa lang sa barangay nyo, salain nyo na yung mga lalabas mayroong pupuntahan talaga na hindi lang mamamasyal o hindi lang kung saan pupunta. Yun talagang papunta ng trabaho nila dahil babalik at babalik yan. Bababalikin sila ng ating mga kapulisan pagdating sa checkpoint. Ani Biko, Newslight sa umaga.